Sumainyo ang kayapaan. Kay buti ng ama, kay dakila niya. Kung hindi mo nga siya mararamdaman, hindi ka makalalaban sa dinaranas mo sa buhay. Kung hindi mo nga siya mapapatotohanang sa iyong buhay ay kumikilos na buhay na buhay, hindi mo siya maipaglalaban kailanpaman. Kung hindi nga tuwirang sa iyong sariling pagkatao o buhay na taglay, ay nagpapatotoo siyang tuwirang buhay, wala kang magagawa na kanyang gawa na tunay na kay buti at kay hiwaga. O aking mga minamahal, ang may pandinig ay nakarinig. Walang adhikain ni anuman ang ama, kundi pawang kabutihan. Kaya't kapag may nais mo mang magtanong, kung may takot ka na sa kanya'y hindi mo magawa. Kung ika'y tapat na nagnanasang siya'y paglingkuran, hindi mo magawang siya'y talikdan. At nang dahil siya ang iyong pinaglilingkuran, sa tuwing dumaratal ang kumisa'y pagkatao mong para bagang manghihina, may pinakikita siyang tunay na mahiwaga. At yaon ang nagpapatatag, nagpapatibay sa mga anak niyang lingkod. Kaya't paano nga siya tatalikuran? Paano nga siya tatalikdan? Paano nga siya hindi ipakikibakat, ipakikipaglaban? Kung ika'y anak niyang nakadama ng lubusan, kung ika'y anak niyang marami ng nasilayan, kung ika'y anak niyang ang kahiwagaan niya'y iyong natunghayan, at ang gawa niyang mahiwaga ay nagawa mo na tuwiran. Hiniram ang katawan, pinakita niyang lubusan kung paano siya kumilos sa bawat katauhan. Kaya naman, nang dahil ikaw ay nagmamahal sa kanya at tuwirang nadama mo siya, walang laman ang isip at damdamin mo, kundi sumulong ka sa paglilingkod sa kanya. Mga minamahal, kung tuwiran nyo nang nadama ang gayon sa aking sinambit at tinuran, magpunyagi nga kayong patuloy na sa inyo'y manahan upang patuloy na mapakita sa inyo Diyos na walang maliw, Diyos na walang hanggan, ang inyong pinapanginoon, Diyos na buhay noon ngayon at kailanman. Sumain nyo ang kapayapaan, pagharian, kayo, nekkaramenehanam, nekkaramenehanam, nekkaramenehanam. Buhay ba ang ama? Sino nga bang makakaunawang lubos sa iyo bilang tao? Sino nga bang higit na nakakakilala sa iyo bilang tao? Sino nga ba ang lahat ng laman ng isip mo at nilalaman ng puso mo ang nakalilirip nito? Walang dilit iba, kundi ang Diyos na totoo na pinakikilala sa inyo sa tuwina at pinagsisigawan sa dakong ito. Sapagkat, kung hindi nga siyang magbibigay tapang lakas at pagtitibay, wala nga makapaglilingkod. Kapag umira ng pagkatao, kapag nanaig ang pagkatao, kapag natalo ka ng pagkatao, kapag nangibabaw ang pagkatao, at kapag ang mga lalahanin sa buhay ang siyang nanaig sa iyo. Tunay na wala nga. Kaya't kay buti ng ama, kay dakila niya. Ang bawat kahinaan na papalakas niya, ang bawat kalituhan na papayapa niya, ang bawat kawalan na pupunuan niya, ang bawat salita niya'y napapatotohanan niya sa mga nagtitiwalang lubos sa kanya. Ang may pandinig ay nakarinig.
Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkaramenehanam, nekkaramenehanam, nekkaramenehanam. Kapag abakang alipin na naglingkod at nagpaalipin, at ang iyong kaabahan ang iyong pinagmasdan, mahahabag ka sa iyong sarili, hindi ka makatutupad. Ngunit kay buti ng Ama na pinakamabuti sa lahat, anuman ang kalalagayan mo sa buhay, binubulag ka sa mga bagay na dapat ay huwag mong pagtuunan. Pinapalis niya sa iyong diwa ang mga mahirap para sa iyo ang binibigay niya'y ang makagagaan sa iyong kalooban. Pinalilimot niya ang mga problemang dinadala mo at ang pinapaalala niya'y mga salita niya. Hindi niya pinadadama ang lumbay sa puso mo sapagkat ang nadarama mo'y pagmamahal na wagas niya. Hindi mo na pagmamasdan ang mga taong nananakit ng iyong kalooban, kundi ang napagmamasdan mo ang hiwagang ginagawa niya. Paano ba gumaling ang iyong kapamilya na siyang nagpagaling? Paano bang nakatighaw ka sa mga dinadala mo na siyang kasama mo? Paano ba nairaraos mo ang maghapon sa paglilingkod mo na wala namang nakababatid ng ginagawa mo maliban siya? Paano nga ang katotohanang hindi ka man tanggapin ng ilan sa kapwa mo ay masaya ka pa rin? Paano nga ba nagaganap ang hinahamak ka ng iba ngunit di mo nadarama? Kundi ang nadarama mo ay ligaya ng puso mong binuhay niya. Paano nga ba nagaganap ang sa kabila ng batid mong may nagagalit sa iyo, ikaw na may tuwang-tuwa dahil kilala mo ang Ama mong magtatanggol sa iyo? Paano nga ba nagaganap ang sa kabila ng kinutsyakan at hinamak sa iyong kakayahan? Hindi mo paalintana ito sapagkat ang nakikilala mo ay gawa ng Ama mo na tuwirang nagpapatatag ng puso't nagpapatapang sa iyo. O, sadyang napakahiwaga. Kay hirap ipaliwanag, hindi kayang liripin ang diwa, ni hindi kayang tanggapin kung hindi mo nga maunawaan. Kaya tunay na kay ligaya sa piling ng Ama. Ngunit di siya makita at ni hindi mahahagkan, kaya't espiritu niya siyang kapiling sa tuwina. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkaramenehanam, nekkaramenehanam, nekkaramenehanam. Kaya sa kasaysayan ni Job, ito ang tugon ng Diyos sa kanya. Sino kang mag-aalinlangan sa aking kaalaman? Lalo lamang lumilitaw ang iyong kamangmangan. Tumindig ka riyan at magpakalalaki. Tanong ko'y sagutin, ikaw ay magsabi. Ikaw ba ay tao na nanggawin ko ang mundo? Kung may nalalaman ka, lahat ay sabihin mo. Sino ang nagpasya tungkol sa lawak nito? Sino ang sumukat, yay di kaila sa iyo? Sino ang may hawak ng pundasyon ng mundo? Sino ang naglagay ng mga panulukang bato? Noon ay umawit ang mga tala sa umaga, at ang mga anghel ay nagdiwang at nagsaya. Sino ang humarang sa agos ng dagat? Nang mula sa kalaliman, ito'y sumambulat. Ang dagat ay tinakpan ko ng makapal na ulap, kaya ang karimlan do'y lumaganap. Ang tubig ay aking nilagyan ng hangganan, upang ito'y manatili sa likod ng mga harang.
Sinabi kong sila'y hanggang doon na lang. Huwag nang lalampas ang along naglalakihan. Oh, nakalikha ka ba kahit isang bukang liwayway? Ang daigdig ba ay iyong naigawa ng tanglaw? Upang ang masasamay mabulabog sa taguan, dahil sa sikat ng araw ay nagliwanag ang lahat. Parang damit na inayos ngayon ay nahayag. Sa liwanag ng araw natatakot ang masama, pagkat ang karahasay hindi nila magawa. Napunta ka na ba sa pinagmumula ng bukal? Nakalakad ka na ba sa pusod ng karagatan? May nakapagturo na ba sa iyo sa pintuan? Na ang hantungan ay madilim na hukay. Nalalaman mo ba ang sukat nitong mundo? Kung may nalalaman ka, kahit lahat ay sabihin mo. Alam mo bang saan manggagaling ang liwanag? O ang kadiliman kung saan nagbubuhat? Masasabi mo ba kung saan sila dapat humangga? O sa pinagalingan kaya'y mapabalik mo sila? Kaway matanda na baka nga iyong kaya. Pagkat ng likay ng daigdig, ikaw ay bata na. Ang taguan ko ba ng niebe ay nakikita mo? O ang imbaka ng pauulaning yelo? Pawang katotohanan, mga minamahal, bakit ito'y naitanong ng ama kay Hope? Nang dahil sa kanyang panghihina ng loob, nang dahil sa kanyang panlalambot na turingan ng katawan, nang dahil sa mga salita ng kanyang mga kaibigan, at tuwirang nakapagpahinat, nakapagpalumbay, sapagkat sa kanyang kabahan na kalalagayan, lugmok ang katawan sa sugat na nira na lang ng ama at pinahintulutan ni demonyo ay ginawa. Siya ay halos bumagsak na't walang laban. Nasa halip na patuloy na patatagin at payon na rin ang pananalig at pananampalataya, sinisip pa itong si Hope. Sinabi pang gayon siya. At ito namang si Hope na ang pagkaakala niya ay wala siyang kasalanan at pagkakamali, siya naman din ay natangay na at nagsalita na ng di tama. Tao, kung magkamisan, kapag ang isip mo ay ba't ka ba ginanyan? Kapag ang isip mo ay ginawa mo naman ang lahat, bakit ginanti sa iyo'y gayon? Kapag nagbilang tao ka, ano pa ba ang kasalanan ko ay ginagawa ko'y kay buti na? Hindi mo na maalalang bakit nga ba ito'y pinahintulutan ng ama? Sadyang ang kapag nagbilang tao ka na, ang may tatanong mo'y eto na. Bakit sa kabila ba ng aking kabutihan ito pang ginanti? Alam mo ba ang dahilan ng ama mo ba't pinahintulot niya ito? Alam mo ba ang gagawin niya bakit napaghintulutan niya yaon sa iyo? Huwag mong hawakin ang kanyang magagawa. Huwag kang magtanong kundi patuloy kang lumaban. Huwag kang manlambot manghina sa pagtitiwala, kundi patuloy mong asahan ang kanyang magagawa. Huwag mong sabihin ang salita ng iyong kapwa. Huwag mong pagmasdan kung anong paghamak sa iyo ng iyong mga anak na tinatawag niya dito sa lupa, kundi kung ikay tunay na matapat, magtibay ka't magtiwala at patuloy mong gawin ang marapat upang ang iyong ama na nakatago ang lahat na hindi makikita kundi pakikita, siyang maglalahad ng dapat mong masilayan upang ikay maging gala ang kamtan. Subalit, paano nga ito matatamasa? Paano nga ito magagawa ng mga anak na marurupok at walang inalala kundi ang sariling damdamin nila sapagkat sila'y sinaktan, sila'y pinabayaan, sila ay pagtatawanan. Subalit kung di mo alalahanin lahat iyan at ang ama mo ang iyong sasandigan at tunay na pagtitiwalaan, tandaan mo anak niyang mahal, iuusad ka ng tuwiran.
gagawin niya ang marapat. Makipagtotoo ka lamang. Kataasan mo'y alisin sa iyong pagkatao. Huwag mong alalahanin ang ikay dinihado. Lalong huwag mong alalahanin ikay niloko. Sapagkat batin mo ang amang gaganti sa lahat ng tao manluloko. At batid mong ang tao ay tao pa rin ito. Ngunit ang ama mo, Diyos ng kataas-taasan at Diyos na walang hanggan. Kaya nga't, ang puso mong sa kanya'y binago, patuloy mong ilagak sa kanya. At huwag kang matangay sa damdami mong pagkatao nang mapatotohanan niyang siya'y buhay na buhay sa iyo. O tao, katotohanan ang aking tinuturan, sumayin niyo ang kapayapaan. Kaya, sinabi pa muli, ni Yahweh kay Ho. Ang isa bang namimintas ay mangangatwiran at sa makapangyarihan ay makikipaglaban. Sino mang nagnanais na sa Diyos ay umusig, dapat na sumagot sa tanong ng kanyang bibig. Ang sagot ni Ho, narito ako'y hamak, walang kabuluhan. Wala akong isasagot, bibig ay tatakpan. Sa panig ko'y nasabi na ang lahat ng sasabihin. Ako'y di nakikibo, nasabi di na ulitin. Muli, ang kapahayagan ng kapangyarihan ay iniulat. Buhat sa ipo-ipo sumagot si Yahweh. Tumatag ka tumandang parang tunay na lalaki. Kung yan ay magawa mo, maniniwala ako sa iyo na kaya mong magtagumpay sa sariling kakayahan mo. Subalit, hindi nga anak, kaya sa akin ka magtiwalang ganap. Nekaramaneyahanam, nekaramaneyahanam, nekaramaneyahanam. Sadyang mahirap ipaliwanag ang tapat at dapat sa mga taong bulag sa katotohanan at bingi sa katotohanan. Sapagkat ganang pagkatao'y di nga mawawawa ng sakit tinuturan. Kaya't dito mapapatotohanan ninyo tao, Espiritu ko'y suma sa inyo. Nawawawaan ang tinuturan ko, nadarama ang nagtuturan sa inyo, at nakikilala niyong lubos ang aral at salita ko. Yamang kayo'y mga nabuksan na at nakilalang totoo, mga kahayagan ko't pag-uulat na tamang tumpak sa buhay niyo. O tao, mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Sino nga ang nagulapi na sa aki tumindig at nanahan sa aking salita? Sino nga ang ibinagsak ng kanyang kapwa na hindi tatayo muli ng amang dakila? Sino nga ang hindi nakatugon sa ama kung tapat ang puso niya at maliwanag ang isip niya? At sino nga ang ama para hindi niya patotohanang siya'y Diyos mong walang hanggan, taong kanyang minamahal? Ang may pandinig ay nakarinig. Alalaumbaga, sino nga ang magbibigay ng pagbubukang liwayway para mapasikat ang araw sa buong daigdigan? Kung magkagayon at batid mo tao, ang ama mo'y magagawa ito. Manahan ka at magtiwala, hintayin mo ang pagbubukang liwanag ng buhay mo. O tao, mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga, sumayin niyo ang kapayapaan. Nekaramaneyahanam. 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 Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Kaya nga't ayon sa kawikaan, ang bibig ng matuwid ay balong ng buhay. Ngunit labi ng masama ay nagtatakip ng karahasan.
sari-saring kaguluhan ang bunga ng kapuutan, ngunit ang pag-ibig ay nagpapaumanhin sa lahat ng kasalanan. Pawang katotohanan, mga minamahal, ang pag-ibig na numunukal sa kalooban ng sinuman, pumapawi ng anumang kasalanan. Sapagkat, kapag nanaig ang pagmamahal na tapat na mula sa Ama, ang lahat ng kasamaan ng isipan, di mo na alintana. Ni hindi nanunukal at sa iyo'y mananahan, kundi ang kaliwanagan na sa iyo'y binuksan, tuwir ang sa iyo'y magbibigay lunas ng lahat mong kamalian. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. At sa karamahalian, nekaramanayahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya, ayon kay San Lucas, kawawa ka Corazin, kawawa ka Bethsaida, sapagkat kung sa Tiro at Sidon, ginawa ang kababalaghang ginawa rito sa inyo, disin sana'y malaw na silang nagdaramit ng sako at nauupo sa abo, upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Sa araw ng paghuhukom, higit na mabigat ang kaparusahan ninyo kaysa kaparusahan ng mga tao na taga Tiro at taga Sidon. At ikaw, Kapernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit, ibabagsak ka sa Hades. Ang nakikinig sa inyo ay nakikinig sa akin. Ang nagtatakwil sa inyo ay nagtatakwil sa akin. At ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin. Alalaumbaga, mas mainam pang isang makasalanan na inaamin niya ang kanyang mga kamalian at isinusuko niya ang kanyang mga kasalanan kaysa taong ang palagay niya ay siya'y mabuting nilalang ngunit poot sa kalooban niya ay di nasusuring tuwiran. Patuloy ang pagdaramdam na walang kamalian ang mga katauhang kanyang kinagagalitan. O tao, yan ang maliwanag na patutuo sa inyo. Mas mainam pa ang mga pinangusapan na totoong makasalanan at nagbalik loob at nagsisit nagbagong ganap kaysa taong hindi makatanggap ng kanyang kamalian at tunay ng pananaw niya sa kanyang sarili matwid na nilalang. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, matwid kang nilalang kung tunay na matwid ang tao. Batid ang katotohanan, Ama ay nagbibigay ng kapanahunan ng sinuman, subalit ang mga ginagawa niya hindi ibig ilugbok kundi upang makilala siyang ganap. Tao, nakikilala niyo ba siya sa kaparaan ng nagaganap sa buhay niyo? O nang dahil sa kaganapan sa buhay niyo ay nang hinaang paniniwala niyo? Ang may pandinig ay nakarinig. Sapagkat dito nasusukat ang katapatan ng puso. Kung kailan ka mahina, nandyan ang Ama mo para ikay palakasin niya. Kung saan ka nanlulumo, nandyan ang Ama mo para patatagin ka niya. Kung saan ka nalilito at nagugulumihanan, nandyan ang Ama mo upang ika'y bigyan niya ng kaunawaan at mapanatag ang iyong kalooban. Doon ang iyong kaguluhan, papayapang tuwiran ng dahil siyang sa iyo'y pinangibabaw na lubusan. Tao, ang may pandinig ay nakarinig. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo. At siya karamahalaya ne karam. Ne karameneyahanam. Nekaramenehanam. Sapagkat nga, kung lahat ng taong nasaktan, manlulumo at manghihina,
wala nang mapipili ang ama upang patatagin niya at bigyan ng tagumpay siya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Kung tuwirang amay sa puso nyo'y pakatatagin ito. Damhin niyong lubusan kung paano siya sa inyo'y sumaklolo. Tao, sumayin niyo ang kapayapaan. Nekaramenayahanam. Wala mang bibig kayong may bigkas kung anong laman ng dibdib nyo. Ngunit may amang nakalilirip ng katotohanan ninyo. Kaya't sa kanya kayo maglumuha. Kahit walang nakakakita at nakasisilay na inyong kapwa, siya ang sa inyo'y tuwirang mahahabag at maawa at nakababatid ng kaganapan sa inyong buhay magpakailanman. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Tulad ni Job na hindi naunawa ng kanyang mga kaibigan, ngunit ang amang nakasumpong at tunay na natuklasan at nalirip niyang kanyang kaloob-looban, siya rin namang nagpalaya at nagbigay katuparan. Mga imposibleng kaganapay kanyang pinasilay at muli nahawakan niyang tagumpay. Nekaramenayahanam. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Sumayin niyo ang kapayapaan. Pagharian kayong lubusan. Mapuspos kayo ng kaliwanagan. Unaway inyong kamtan. At siya karamahalin. Nekaramenayahanam. Huwag kang maghanap ng lambing at pagmamahal ng iyong kapwa, sapagkat kapag sila'y nasaktan, pahihigit nilang kanilang sarili. Ngunit ang ama mo, na nalimutan mo ng ilang panahon, ika'y kukupkupin pa rin niya, patuloy na kakalingain at mamahalin. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayo. Kaya kung nakatagpo ka ng totoong kapwa mo tao, huwag mo nang bithin pang mawalay siya sa'yo, sapagkat binahagi niya ito upang mapadama ang pagmamahal na tapat na mula sa ama. Kung hindi mo pa madarama, wala nang ibang gagamitin sa iyo. Hetche karamahaliyana. Nekaramenayahanam. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Buhay nga ba ang Diyos? Kay sarap damhin ang pagmamahal ng ama. Tunay na kapag yaon ang nanguna, hindi mo mapananaig ang sarili mong damdamin. Kay sarap pangunahin siya, huwag ang sarili mong kalooban. Kaya't patuloy niyong hilingin, Ama, alisin mo ang saro sa dibdib ko. Huwag ang kalooban kong manguna, kundi ang kalooban mo. Ang may pandinig ay nakarinig. Doon, pangungunahan ka ng ama. Puso mo'y hahawakan niya at pagagalakin, aaliwin kaniya. Buhay ba ang Diyos? Wala ngang tunay na nakakakilala sa nagaganap sa buhay ng mga anak ng ama. Wala ngang tunay na nakababatid kapag ka kayong mga lingkod ay nag-uusap-usap sa mga pinagdaraanan ninyo.
at lumuluha ang inyong mga mata sa mga taong nagpapasakit ng kalooban ninyo. Subalit, may mga taong pinaghihirap na nila ang kalooban na hindi pa naman nakikitang tunay na kabiguan. Panghawakan mo ang salita ng Ama at ang iniisip mo at tinatakot ng sarili mo at kinatatakutan ay hindi magaganap sa iyo. Sapagkat dito napapakita ng Ama kung sino siya sa buhay mo. Ngunit sino nga ang makikipaglaban ng ganito kung sarili mo lamang? Sadyang napakahirap. Ngunit, doon ang patotoo, ang Espiritu ng Ama'y malakas sa iyong katauhan, ang mahirap para sa iyo'y nagagawa mo, at tunay na napaglalabanan mo ang damdamin mo bilang tao. Sapagkat napakasarap mangusap sa iyo ang Ama mo. Napakasarap damhin sa puso mo ay siya na tapat sa iyo. Mga mahal, maranasan nawa ninyo nang hindi kayo nagkakasalang paano mangyayari yun. Sa tanong ninyo'y sagot din ninyo. Gawin nyo muna nang mapatotohanan ng Ama, salita niya'y walang pagkabula kailanman. Ngunit kung sasabihin nyo lang at hindi nyo gagawin, hindi nyo nga mapapatotohanan sapagkat ibang nilalaman ang uso kaysa ng puso. Sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Nekaramenayahanam, nekaramenayahanam, nekaramenayahanam. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Maliwanag ang tinuran. Ang babala sa mga taga Korazin, Bethsaida, Tiro at Sidon. Sapagkat kung doon nga naman napakita ang mga kahiwagaan ay hindi pa nila nakita, na dapat ay nakita. Katulad sa dakong ito. Ilang taon na ang gawain ito. Hindi lamang sa simpleng kaganapan pinakita ng Ama, di ba, na siya ay buhay. Marami ng kaganapan. Tumutulo ang dugo. Ayaw maampat ang dugo. Pinagdidikit niya ang balat at naghihilom ang sugat. Wala pa rin nasaksihan ang maraming mata sapagkat mga bulag. Pinalalakad ang hindi makalakad. Ngunit sa kanila ay baliwala yaon. Para bagang napakasimple lang, sapagkat ay kagaling, yan lang ang salita. Ngunit pagkatapos ay wala na. Hindi nakatakataka kung yung mga ginawaran ng gayon na hindi nila nakita yung kahiwagaan ng Ama na ginawa sa kanila, yung pakayang mga mata lamang na nakakita ay hindi naman sa kanila ginawa. Ganun lamang ang buhay dito sa lupa. Ngunit, kung pati at maging ang mga ginagamit ay magiging talusira pa rin sa kabila ng kanilang mga nasaksihan, sino pa nga ba ang mapipili? Kaya, maliwanag ang hinabilin. Konstansya! Lumaban ka. Patatapangin kita, tumindig ka. Sisidlan kita ng aral at salita ko, ang makinig sa akin sa iyong aral na sinambit na mula sa iyong katauhan na aking idinatal ay sa akin. Ngunit, ang masamang pag-iisip at ikaw lamang ang sinasabing pagkataong nangusap, ako na ang nakababatid. Kaya, huwag mo pa rin palumbayin ang puso mo. Kaya't sa inyong lahat, mga mahal, wala namang tunay na nakakakilala sa kalooban at kaisipan ng tao. Tanging Ama lamang. Kaya't siya unang panindigan nyo at pakikita niya sa inyo. Totoo siyang sinusundan nyo. Buhay bang Ama!
Buhay ba ang Ama? Sapagkat ang tao, kapag mayroong namumuo sa damdamin, hindi niya maunawaan ang mabubuti. Magbibigay sama ng kalooban, ngunit mapalad ka, anak. Sa kabila ng sakit ng kalooban mo'y nananamnam mo't hindi mo iniisip na bakit ka pinatatamaan, kundi patuloy kang nagsusumakit na makalimot at patuloy mong ibinababang yung sarili at nagsusumakit kang magbalik loob. Kaya patuloy mong tupdin niyaon sapagkat mas mapalad ang maraming kasalanang tulad ni Magdalena nang masumpungan niya ang kanyang tagapagligtas. Iniwanan ang lahat ng yaon, tumalim at sumunod kahit saan magtungo. Kaya naman, ang mga mangungutsyang tao at mapagpahamak, ang tinuran ay ito. Bakit siya nakikisalamuha sa isang masama? Kung alam niya lamang ang ginawa ng babaeng yaon, sapagkat ang babaeng yaon ay nagbebenta ng katawan. Ngunit maliwanag na tinuran, kumuha kayo ng bato at pukulin ang babaeng ito, sino man sa inyong walang kasalanan. Ganyan ang tao, mapanghusga, mapanglait sa kapwa niya, ngunit di nasusuri ang ginagawa nila. Nagmamaang-maangang na mapakabuti, ngunit kaysama naman ang laman ng isip at damdamin nila. Kung mabuting ang katotohanan ay nasa tao, hindi makapag-isip ng hindi maganda sa kapwa-tao. Kundi, patuloy na lalabanan ang pumapasok na hindi mabuti sa isip at damdamin at patuloy na ipaglalaban kung sino ang kanyang tinanggap sa buhay. Yaon ang totoong mabuti. Subalit, yung nagpapakabuti sa harapan lamang ng kapwa niya, ngunit sa amay, hindi pa. Ang isip niya'y bulok at maraming nilalaman. Pumapasok na kung ano-ano, nilalason at nasisira na ang mabuting kalooban. Kaya, padadaig ba kayo? Pananaigin niyo ba ang di tama sa buhay niyo? Panaigin niyo ang mabuting aral ng Ama at magliliwanag ganap ang isip niyo. Nekaramaneyahanam, nekaramaneyahanam, nekaramaneyahanam. Alala, umbaga, kung para sa inyo'y mahirap ang magpatawad, sama'y magaan niyang magagawa. Kaya't kung siyang tunay na tinanggap niyo, magaan niyong nagawa ang para sa kanya. Kung para sa inyo'y mahirap tanggapin ang inyong kapwang nagkamalit nagkasala, sama'y napakagaan at napakadali. Kaya't kung tuwirang siyang nasa puso niyo, magagawa niyong lahat ito, tao. Nekaramaneyahanam, nekaramaneyahanam. At pakatanda ninyo, bago pa ipinapasan sa inyo, itinimtim ng tuwiran, kaya't di padadala ang mabigat na lubusan. Tanging Ama lamang makapagdadala ng lahat ng mabigat, kaya't di niya ibibigay sa kanyang mga anak. Nekaramaneyahanam, nekaramaneyahanam, nekaramaneyahanam. Kaya lamang para sa tao'y mabigat, dahil pinabibigat niya sa kanyang kalooban, pinahihirapan niya ang kanyang kaisipan na dapat ay magaan at maluwag niyang tinataglay, sapagkat ang Ama ang siyang sa kanya'y katauhan. Hetcha karama haleya karamaneya. Nekaramaneya hanam, nekaramaneya hanam, nekaramaneya hanam. Purihin, purihin, purihin ang Ama. Salamat at may nagbahagi sa akin ng simbahay. At ang sino mang mag-isip na ako ang pumipili ng binabasa ko, ilalahad ko yung simbahay sa harapan niya at sasabihin kong, eto, sinundan ko lang ito. Subalit, wika ng Ama, anak, pinatotohanan ko lamang sa'yo na nagpakababa ka sa nagbigay niyan na bilang tao ang ginawa mong pagpapakababa upang pahalagahan mo ang ibinigay niya at gamitin mo. Ngunit sa katotohanan lamang, anak, kahit hindi mo buksan yan, may bibigay ako sa'yo.
At siya din ang patotoo na hindi ako lumilisya. Hindi ako lilisya sa tuntunin ng Katoliko sapagkat ako ay nasa Katoliko. Ang Katoliko ang aking sinasamba, ang sambahan. Ngunit hindi ang Katoliko ang sinasamba ko, kundi ang Diyos na buhay. Kaya kung may naiba man ngayon sa aking gampanin, hindi ko nililisya ang kanilang tuntunin. Kung may naiba man ako sa aking mga ginagawa, hindi ko ganang aking kagustuhan, kundi ako'y tumalim at tumutupad lamang sa paghahatas sa akin. Ngayon ang sa akin hindi makaunawa, ang Ama nang bahala. Ang sa akin hindi makatanggap, sa Kanya na rin ako nagtitiwala. Sapagkat ang lahat naman, hindi ko ito magagawa, kundi ganang sa Kanyang kapangyarihan. Sapagkat sino ang maglalakas loob na magsalita ng ganito, ganito, ganito? Ni hindi ko nga alam kung paano sabihin niyaan. Ngunit salamat sa Amang nagtiwala sa akin. Ang sino mang sa akin magdamdam, siya na rin ang bahala. Sumainyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Ama? Isa lamang ang sa akin sinisiguradong 100%. Mula noon na ako'y gamitin at magpahangga ngayon, hindi ako tumindig kahit saan para ako'y magpatama at magparinig sa tao. Kundi kung ano ang kagustuhan ng Ama at naakma sa Kanyang mga tinatawag na homily. O pagbasa, siya lamang inuugnayan niya ng pahayag at pag-uulat upang may pagnilayan ang tao sa mundo. Kaya't ang may pandinig ay makarinig, ang may mata ay magliwanag. Sapagkat, kung walang bumabagabag na konsensya sa iyo na kasalanan mo yaon, mahiga ka't matulog, maghihilik ang iyong bibig. Ngunit, hindi ka nga dapat mapatag kapag wala ka nang ginawa kundi magparunggit sa iyong kapwa. Sino kang banal at makasalanan ka rin naman, di ba? Kaya, kung ang tao sa pag-uulat at pangangaral niya ay totoong espiritu, kahit siya magtungo, hindi ka tatakutan, binigkas sa niya. Sapagkat ang Ama ang siyang katapatan at makatotohanan. Kaya sa inyong lahat, habilin, magsisi kayo sa inyong mga kasalanan nang maging malinis ang inyong kaisipan at ang puso ninyo'y lumukalang pagmamahal at amay inyong maramdaman. Sa gayon, huwag niyong ipagpalagay na kayo'y mabuti at magaling na nilalang, kundi palagay niyong kayo'y makasalanan nang may isuko kayo. Huwag niyong pagmasdan kayo'y napakagaling at napakabuti, walang kasalanan. Upang ang bawat araw ninyo, magsisi kayo, sapagkat walang taong banal, kundi lahat ay nagkasala. Kapag ang tingin mo sa sarili mo'y wala ka ng kasalanan, banal ka. Hinatulan mo na mismo ang sarili mo. Walang hahatol at husga, maliban ang Ama. Kaya, ang gagawin mo lamang bawat araw ay magpakabuti at hintayin mo siyang magtanghal sa kabutihan mo. Huwag ikaw mismo ang magmagaling sa sarili mo. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Sapagkat ang nagpapalagay na siya'y mabuti, siya ang makasalanan. Sapagkat kung ikay tunay na mabuti, ang Amang iyong asahan at hindi mo kailanman titingnang magaling ang sarili mo at titingnang mabuti. Kundi lahat ng ginagawa mong kabutihan, inialay mo sa Ama, hindi dahil gusto mo at para gumaling, sumikat ang pangalan mo. Kundi lahat ng ito, ginagawa mo dahil sa Ama mo, dahil sa Kanya na tunay na may-ari ng katawang lupa mo. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Kaya't ang taong tapat at totoong naglilingkod, hindi nagpapatanaw ng utang na loob. Kundi lahat ng ginagawa niya'y sama nilalagak at Ama ang gaganti sa Kanyang lahat ng mga kabutihan at tunay na sakripisyo. Sapagkat ang Ama, hindi bulag, hindi bingi. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. O aking Ama, tunay na buhay, di man nila ganap mawawaan, ang sa akin ay sinambit sa harapan
Natuwirang ikaw ang nag-alay. Ikaw, ikaw lamang Ama, ang tuwirang nakababatid. Tarok mong lahat Ama, laman ang puso nila, at nababasa mo ang isipan nila. Tanging ikaw lamang ang marapat na pagukulan. Tanging ikaw lamang marapat na paglingkuran. Tanging ikaw lamang noon, ngayon at kailanman. Tanging ikaw lamang, ikaw lamang, O Ama. Ikaw lamang, ikaw lamang. O aking Ama, tulad ng tinig mo, paano nga nila mahahabol? Paano nila matutularan ang sa iyo'y handog na tuwiran? Ito, ito ang totoo, na ikaw lamang ang siyang ganap at tuwirang naglalahat ng tinig mo't aral upang ang tao ay mayulat sa totoo. Tanging ikaw lamang, tanging ikaw lamang, tanging ikaw lamang, aking Ama. Ikaw lamang aking Ama. O aking Ama, saan ka man naroroon, kapiling ka't ako'y iyong kasama. Sa pamamagitan ng hindi nila nasisilayan ang mga mata, tunay ang wika mo, ang aral mo ay totoo. Walang maliw kailan paman, walang maliw kailan paman, ikaw ngayon at magpakailanman. O aking Ama, na tunay at tapat, kailan kanila ganap matatangga. O aking Ama, tunay na liwanag, ang aral mo't tinig na binabadya. Ikaw, ikaw lamang Ama, ang tuwirang ganap sa buhay. O aking Amang mahal, ngayon at kailan paman, wala kang kapantay magpakailanman. Tinig na sa akin ay pinaririnig, tinig na sa akin ay binibigay, tinig na sa akin ay pinahihirap. Kailan nila makikita, kailan nila madarama, kailan nila matatarok, kailan nila maabot, kailan nga ba aking Ama, o aking Ama? Sa buhay ng tao ikaw, ikaw ang madarama, ikaw aking Ama, ikaw. Sino ngang tutulad nitong tinig at himig ko? Sino nga sa inyong magpapatutuo na di ganang pagkatao? Ito sumainyong kapayapaan, pagharian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo ay pandinig.
upang magising kayo sa katotohanan. Habang may buhay, may bukas pa. Nekaramanayahana. Bakit ko ginagayon ang tinig ni Constancia upang aking patotohanan sa inyo? Sinong taong gagawa ng gayong tinig sa inyo? Tao, sumayin niyo ang kapayapaan. Hatsa karamahalayan. Nekaramanayahana. 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 Ay, buhay po bang Diyos? Buhay po bang Diyos? May sakit pa ba kayo? May lumbay pa ba kayo? Mahina pa ba kayo? Takot pa ba kayo? Sabi ng Ama, mga sinungaling, kapag hindi nyo ginawa yan, sinasabi nyo, kayo rin anak, ako'y naawa sa inyo, makipagtuto kayo, magaganap ito sa buhay nyo. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Kahihirap yata ang gawin. Umawit nang hindi mo pinag-aralan. Bakay kay mapahiya. Mapaupo ka na lang sa kahihiyan. Boy bang Ama? Salamat, salamat, salamat sa Ama. Kung kailan ka mahina, pinalalakas kanyang lubos. Sa bawat pagkagupo, ititindig kanyang ganap. At ang hiyong hindi alam, pababatid niyang tuwiran. Ang wala mong karunungan, isisilid niya sa iyong kaisipan. Yan ang pawang katotohanan. Sumayin niyo ang kapayapaan. Ay, banal ka, Ama. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Ay, Panginoon ko, Diyos ko, napakabuti mo. Alam niyo po, kaya ako sumasaya doon eh. Kaya ako tumatapang diyan eh. Kaya ako nakakalaban ganito eh. Sapagkat kung hindi, wala na ako sa harap niyo. Dahil, nako, wala kang alam sa buhay ko. Ang may pandinig sa inyo ay makarinig. Buhay ba nga, Ma? Pinakamahirap pala sa lahat ang dinanas ng Kristo na walang inadhika kundi kabutihan, na walang ginawa kundi kabutihan, na walang pinangarap kundi kabutihan. Sa bandang huli ng kabutihang ginawa, ang hirap pa ng tinawid at pinagdaanan. Subalit, ang Amang nagbigay, tapang at katatagan. At kung hindi yaon pinatupad ng Ama, disin sana'y walang kaligtasan. Ngunit dahil pinahintulutan ng Ama ang patatagin patibayin ng isang tagapagligtas, kaya ngayon, ang sino mang magsisisi at magbabalik loob, may kaligtasan na ganap. Kaya mga mahal, huwag kayong kampante at sabihin nyo, niligtas na ako ni Kristo, kahit magkasala ako'y pwede na. Anong pagbabago mo kung may kasalanan ka pang ginagawa? Paano mo nailigtas ang sarili mo, sabi ni Kristo? Eh, kung tinanggap mo ako, edi sana nagbago ka, anak. Nailigtas talaga kita. Yun ang totoo, anak. Magbago ka, ililigtas kita at nailigtas na kita eh. Kaya lang kung pananaygin mo sarili mo eh,
Kawawa naman ang mga nagsasakripisyo. Eh, pahihintulutan ko bang sila'y nagdurusa dahil sa marami? Pagkatapos ay katulad mong nagpapakalulong sa pasarap sa buhay eh. Papantay ko siya sa iyo. Papantay ko sila sa iyo. No way, sabi nga. Sabi ng tao yon. Sabi ng ama. Hinding-hindi magaganap! Mga anak, sumayin niyo ang kapayapaan. Sino po ang naririto nung malakas na kulog pagkatapos ay tama na? Nagaling po yung tinig ng amay, hindi niyo marinig. Kundi ang tao, hey, huwag ka lalabas, eh, kang tamaan ka nagkikidlat. Eh, kahit pumunta ka ba dyan sa bukit at magkikidlat, kung di ka patatama ng amay, di ka mamamatay. Siya kaya ang may hawak ng kidlat. At siya rin ang nagpapadagundong ng kulog. Manapagumising ka't matauhan, kilalanin mo siyang tuwiran. Upang hindi mo iniisip ang hindi pa naman. Buhay ba, ama? Sumainyong kapayapaan, pagpalain kayo. Buhay ba, ama? Buhay ba, ama? Masaya ba ang buhay kay Kristo? Masaba, masaba. Masaya ba ang buhay Kristiyano? Paano ba kayong namumuhay bilang Kristiyano? Paano ba kayo nakapamumuhay bilang Kristiyano? Maingitin. Nagseselos. Mapag-isip ng hindi maganda sa kapwa nyo. Madamot. Chismosa. Mapanirang kapwa. Dalahira. Ay, anong klaseng Kristiyano ka? Baka Kristiyanista. Chandarista. Satanista. Buhay ba nga ba? Mga mahal, alam niyo po, sabi ko nga sa Panginoon, noong bago ako, Panginoon, kapag may dinaranas po ako ng mga pagsubok, wala na akong ginawa kundi umiyak. Pero salamat po ngayon, totoo pala yung sinabi mo. Kapag naranasan mo ng nasugatan at naghilong, iisipin mo gagaling din uli yan. Ngunit kapag ngayon ka palang nasugatan at nasaktan, takot na takot ka. Kaya lang anak, huwag mong lolobit pahintulutan ang puso mo'y masugatan. Sapagkat kapag napagnaknak yan, walang makapagpapabaho at makapagpapagaling maliban ako, paano kung malayo ka sa akin? Sino magpapagaling niyan? Buhay ba nga ba? Kaya, ako ang unahin at tanggapin mo. Kalibutan mo na ang kapwa mo at sarili mo. Doon makakapinababaw ako sa iyo. Mangunguna akong tuwiran. Di mo na maalala sakit na naramdaman. Buhay ba nga ba? Buhay ba nga ba? Kay hirap, tunay na mahirap. Noon po, kala ko hindi ko kaya. Sapagkat, ang sabi ko, Diyos ko, tama ko, wala na akong ginawa. Nasabi ko po yun. Kundi, anumang oras may tumawag sa akin, hindi ko pa alam na nandyan na pala sa loob ng aking bakuran. Ginigising na lang ako ni Cecilia. Hindi ako makareklamo. Ang sabi mo'y mahalin ko ang nawawalang tupa. Minahal ko. Bakit kung sino yung minahal kong tupa na yun? Eh siya yung nagbigay sakit ng kalooban ko. Ayoko na po. Ayoko na po. Subalit sabi niya, anak, paano mo mapapatotohanan ang ako'y nasa sa iyo? Kung yung
niloob kong mangyari. Ngayon ay dahil dyan, ako'y lalayuan mo. Kung ilalapit mong patuloy ang puso mo, tandaan mo, anak, makakausad kang di mo namamalayan. Magagalak kang di mo namamalayan. Masaya pa lang yung kalooban. Salamat sa Ama. Salamat, purihin, purihin, purihin. Ang isang ina, wala nang pinakamahalaga sa kanya kundi mga anak niya. Tama po ba? Sa mga mapagmahal na ina. Ngunit sa mga inang sugarol, kahit na iwanan ng anak, hindi pa kikialaman kung kumain o ano, pero sasabihin, mahal sila. Pero ikaw na ina, na mula sa pagkabata nila, niyayo mong madapuan ng langaw, madabuan ng langgam, konting tab, pantal gusto mo'y patingnan mo't pagandahin ng balat. Pagkatapos, kapwa lang nila mananakit. Di ba papatay ka? Kasarap. Pero, pinagpasalamat ko pa bandang huli sapagkat binigay ang tama para sa'yo at sa'yong anak. Huwag mong panghinayangan, sabi niya, yung hindi ka panghinayang na tao. Ang panghinayangan mo, yung taong nakakapanghinayang talagang itapon mo. Buhay ba, Ama? Sapagkat, kung sila'y may pahalaga sa sarili nila, hindi nila gagawin ang sila'y magbaliwala sa kanilang sarili. Kung sila'y hindi nagpahalaga sa sarili nila, ikaw pa. Kaya anak, ako ang pahalagahan mo, pahahalagahan kita. Buhay bang Ama! Salamat, purihin, 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 purihin ang Ama. Matatanong mo, ginawa mo akong tagapagbuo. Bakit nagkaganito? Yun pala, hindi ka pala winasak ng Ama, lalo ka pang binuo. Ngunit sa una, maraming may tatanong ka. Ngunit di ka pala dapat magtanong dahil lahat ng plano niya pala ay kay buti, napakaganda, at walang kamalian siya. Kaya mga mahal, ibigay niyo lahat sa Ama, siyang mabuting magplano, siyang mabuti, Ama, pinakamabuti sa lahat. Si kapatid na Maria, nang panahon na yon, nasabi ko, nangyari na sa anak ko, bakit pati sa kanya pa? Bakit kami ginaganito ng tao? Yan ang tanong ko noon. Patuloy naman kaming nagsusumakit, nagsusumikap na maging totoo. Nakikita ba nila ang aming sakripisyo, ang paghihirap namin kapag kami lumuluha? Wala amang nakakakita. Bakit ginanon? Ba't naganap? Hindi po lahat ng nagaganap sa buhay ng tao'y kagustuhan nila. Kuminsan ay biktima ka lamang ng iyong pag-ibig na mali. Ng iyong pagtitiwala na hindi tama. Nang iyong pagtubos, nang iyong pagkalinga, nang iyong pagmamahal, nang iyong pagkukop, nang iyong pagkatakot sa Ama. Kapag ito ang ginawa mo, manalig ka, hindi ka pababayaan. Subalit kung ang naganap sa buhay mo, ginawa mo'y kawalang hiyaan, ginawa mo'y pang-abuso, paglapastangan, at panglalait sa kapwa mo at pagpapasarap sa iyong buhay. Huwag ka nang umasa sapagkat nauna na'y sarap. Kaya ngayon nagdurusa ka. Ngunit at pasubali kung ang ginawa mong lahat alang-alang sa Ama, manalig ka at maghintay sa klolo niya'y daratan. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Salamat, mahal na alagad ko.
Salamat sa iyo. Tumawag po ang aking alagad na nagpapasalamat ako at nagpupuri. Nang sabi niya, sino nga po ba ako, Apo, para pakinggan mo? Pero pakiusap ko po sa iyo, dumadata lang mensahe sa akin. Hindi mo kailangang lumuha sa harapan ng mga tao. Dahil alam ng Ama lahat ang ginawa mo. At alam ng Ama kung ano sa loobin mo. Apo, pakiusap ko lang sa iyo. Kung ano yung mininsahe ni Father, nauna na pong mininsahe sa akin, kaya tuwang-tuwa po ako habang pinakikinggan ko po siya. Salamat. Hindi ganang iyong pag-iisip yan. Patotoo lamang na nasa iyong espiritu. Sapagkat marapat lamang nang damdamin ko't damdamin mo'y iisa. Marapat lamang na ikaw mismo ang unang magtiwala at maniwala sa akin bago ang iba. Sapagkat kung ikaw mismo, nakasama ko ang manghihina at mawawala ng sa akin tiwala, para mo nang sinabi, hindi ako dapat pagtiwala ng tao. Kaya maraming salamat sa iyo. Maraming salamat sa iyo. Hindi nga ako dapat magpaliwanag at hindi na nga ako dapat magpahayag. Wala namang malilim sa Ama. Lahat naman ay alam niya, kaya huwag ka rin lumuha. Huwag ka lumuha. Sapagkat, mapalad kang nakakadama sa akin, mapalad kang nagmiminsay sa iyo. Sapagkat, pinakikilala ako ng Ama sa iyo. Nawa nga lahat ng alagad ay ipakilala ako sa kanila. Huwag ang sarili nilang kinikilala at pagkatao ko lamang na panlabas na kanyuan. Kundi, kung sino ako na naglilingkod sa tao. Pagpalain ka at pagharian. Mga mahal, sino nga ba ang makakadama sa isang lingkod? Sino nga ba ang makakaunawa sa isang tunay na lingkod? Wala, maliban ang nagbahagi at nagbigay ng pag-aatas. Ngunit, hindi na mahalaga yaon. Ang mahalaga, kayo'y makakilala sa Ama. Kayo'y makadama sa Kanya. Kahit bilang isang alipin at nagpapaalipin bilang isang apukunching ay huwag nyo nang kilalanin. Ang mahalaga, makadama kayo sa aking nadama. Makakilala kayo sa aking pinaglilingkuran na sa inyo'y pinakikilala. Sapagkat kung hindi, mahirapan nyo unawain ang mga nararamdaman namin at ginagampanan namin. Lalong hindi rin kayo makapagbabagong buhay kung pagkatao ang inyong pananaigin. Sa inyong lahat, pag-arian kayong ganap. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Purihin, purihin, purihin ang Ama. Dakila siya noon ngayon at kailanman. Katulad ni Hog, ang kanyang mga kaibigan na inaakala niyang tapat na kaibigan at totoong kaibigan, siya pa ang mga nanakit ng damdamin nila. Pinalagay nilang siya'y makasalanan. Ngunit dahil nakita ng Ama ang totoo, si Hope pa rin ang nagtagumpay. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, mas mainam na, ito lamang ang masasabi ko sa inyo. Hindi baling yurakan ka, wag lang ikaw ang mangyurak. Hindi baling apihin ka, wag lang ikaw ang mangapi. Hindi baling siraan ka, wag lang ikaw ang manira. Hindi baling ang lahat ng iyong ginagawa ay walang kabuluhan sa iyong kapwa, ngunit sa Ama mo, makabuluhan ka, pawa. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayong tuwiran. Malubos ang sa inyo ipangunawa, Ephata, mga buksan
kayo. Nekkaramenayahana. 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 Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Tsaka na ipapaliwanag sa inyo kung anong kahulugan ng pagpapaayos ng adoration. Ikatlong adoration. Diyos Ama, Diyos Anak, kabuuan ng Diyos Espiritu. Yan ang patotoo. Ang dambanang ito, hindi tao ang nangangalaga. Sumay niyong kapayapaan. Pagharian kayo, mga minamahal ko. Sapagkat kung bilang tao, walang kakayahan. Walang kakayahan. Walang karunungan. Walang karunungan. Walang magagawa. Hindi makagagawa. Ngunit, salamat sa Ama, sa Kanyang pagtitiwala, na ipanalangin niyo sa buong buhay ko ang pagtitiwala niyang iyon ay huwag kong masira, kundi patuloy kong maibigay ng buong katapatan at kababaan ng aking kalooban. Nawa, patuloy na siyang manaig at huwag ang aking sariling kalooban, huwag ang habag sa aking mga anak, kundi ang habag sa aking kaluluwa. Huwag ang habag sa aking sarili, kundi ang habag sa aking kaluluwa at sa habag ko sa inyong kaluluwa. Mga minamahal, patnubayan tayong lahat ng Ama. Makapaghari at makapanguna siya sa buong buhay natin habang tayo'y naririto sa lupang ibabaw. Patnubayan lahat tayo niya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Alam niyo po, pinakamahirap gamutin yung mga taong malambing. Pinakamahirap ulatan yung taong mapagmagaling. Pinakamahirap papaniwalain yung taong matalino na kala niya siya'y magaling. Yung alam niya ang lahat, pero hindi naman niya maisabuhay. Napakahirap. Wala kang panalo dyan, wala kang panama dyan. Kaya huwag ka makikipagtalo dyan, sabi ng Ama. Kaya, anak, ang aking pahayag ay sa mga taong mabababa ang loob, hindi sa matatarik at matataas, anak. Yan po ang habilin niya lagi sa akin. Kaya, gaano man kataas ang loob ng tao na ako'y nakilala at tinanggap, bababa at bababa. Tandaan mo, anak, kung ang between, may falling star. Tama ba? Tao pa kaya? Kung tunay akong tinanggap at kinilala, ang di makapagbago kalooban niya. Bah! Sino siyang magmamatiga sa akin, anak? Yan ang sabi niya. Magandang maga po. Sa pahapon, mamaya. Kaya, mahal na kapatid na Maria, eto lamang po, paririnig ko sa inyo ang sinasabi ko sa kanya. Na minsan eh, pag nagbilang tao, yan ay nagdaramdam eh. Sabi ko, wala akong pakialam sa pagdaramdam mo. Di magalit ka kung gusto mo. Ayan po. Sabihin ko sa iyo, tumayo ka dito. Eh, kasi apo eh. Di ko naman po bakit? Sinabi ko bang ginagawa mo yon? Binabalaan lang kita at pinapaalalahanan. Pero hindi ko sinabing ginagawa mo. Eh, kahit naman po ako'y nagtitinday, pinipilit ko naman. Alam ko, buhay ninyo. Kaya hindi kita binabawalan. Kaya lang, kung bibili yung tao sa'yo dahil nahihiya lang, eh, hindi tama. Kailangan bumili sila yung bukal.
Sapagkat, pagbili nilang, napilitan lang, pagalis nila sasabihin, naiyak lang ako kay Mama Mary, kaya ako bumili. Tama po ba? Mali po ba ako doon? Kaya binabalaan ko po siya. Huwag kang parang nagtsatsanggi ka ako. Alok ka ng alok. Sapagkat, kung gusto nilang bumili, hindi ka man mag-alok, bibili sila sa'yo eh. Tama po ba? Sapagkat, hindi ka naman natural na tao. Ikaw ay may obligasyon at may misyon. Hindi makakaunawa sa'yo ang lahat ng tao. Alam ko, kalagayan mo. Salamat at ginagawa mo para mabuhay ka. Mabuti ka pa nga, nagagawa mo yan eh. Ako gusto kong gawin yan eh. Eh, hindi na ako makakapagmensahe sa Facebook ako. Hindi na ako makakaganito, hindi na ako. Eh, pares na tayo magtitinda. Pero hindi ko ako gagawin yung tindahan yan dahil ako ako hindi marunong magluto eh. Babalikan ko yung dati kong hanap buhay. Yun ang babalikan ko. Dahil inaamin ko po sa inyo, hindi ako marunong magluto eh. Ang alam ko, paksiw, pinangat, sinigang, pritong takot pa ako sa tarsik ng mantika, kaya... Eh, lumaki po kasi ako na yun ang alam po yung luto dahil mahirap kami. Kaya kung ano'y alam ko, yun ang gagawin ko. At di ko inugali, hindi po ako sa nagmamagaling. Kahit ako hindi na mabilhan, di ako marunong manguto. Kahit hindi na magbenta sa akin, hindi ko galing manguto. Kaya naman, pag binili ko, sigurado ginusto nila ako. Hindi yung sinirahan ko yung kapwa ko, ay sa akin mahal, mataas sa akin. Hindi ko inugali yun. Hindi ko po pinagmamagaling ang sarili ko. Sapagkat, ayaw ko kasing ginagawa rin sa akin eh. Kahit naman po ako'y hindi pa ganito noon, may takot na rin akong konti, hindi lang masyado. Konti lang ang takot ko. Kaya hindi ako mapanguto, kasi hindi talaga ako mapanguto eh. Kaya sabi ko sa kanya, huwag kang manguto. Pag ayaw nilang bumili, huwag. Eh, paano po maubos ang tinda ko? De, huwag. Kaysa naman ka ako naubos. Tapos eh, Mama Mary ka pa naman eh. Nasabi pang, yan ba si Mama Mary? Namimilit ng paninda. Tama po ba ako o mali? Kung para sa inyo'y mali, ako'y tama. Wala po akong katwiran sa tao eh. Pero ang Diyos may katwiran sa akin. Tama po ba? At hindi ko rin ugali na para lamang kumita ako eh. Nako, Diyos ko po. Tawarin mo po sila. Mawala na ng hanap buhay ang aking anak kung mawalan. Subalit, hindi ko gagawin ng malamang. Kaya naman ang Diyos, di kami pinagugutom, di kami pinababayaan. Kilala ka ng ama, nakikita mo ang ama. Hindi ano, pero ikaw nakikita niya. Kaya naman, pag sinabi ng mga anak ko, Mama eh, kasi pakatandaan nyo, huwag kayong maghangad sa kaunting kita na makasisira naman kayo ng kapwa nyo. At pakatandaan nyo, masarap kainin yung galing sa tama. Hindi ko kayo pinalaki na kahit isang kilo'y nandaya ako. Isang guhit, dinaya ko'y kapwa ko. At lalong hindi ko kayo pinalaki sa pagnanakaw. Kaya, huwag niyong gagawin yan sa kapwa niyo. Kung naganap man sa buhay ko, ay mayroon ngang naganap. Sinisigurado ko lang po, ako niloko at hindi ako naloko. Alam kong may magagawa sapagkat di na ako harap dito sa harapan ninyo na binubuliglig ang konsensya ko sa gabi dahil hindi ako makatulog at makasalanan ako. Hindi na ako harap sa harapan ninyo. Pakatandaan po ninyo kung may pininsala ko kahit isang tao. Kaya lamang matapang akong umaharap sa harapan ninyo dahil alam ko
wala akong inadhika kundi makatulong sa kapwa. Magamit ni Kristo ang bibig ko at katawan, hindi ng demonyo. Alam kong may magagawa ang Ama. Kaya po, tumayo ka daw. Sinabi ko sa kanya, pinapahintulutan kitang maglakwatsa kung saan ka magtinda. Subalit pakatandaan mo, ang itinda mo'y bagay, huwag ang kapwa. Eto po, nakaharap siya sa inyo. Itinda mo'y bagay at pagkain, ngunit huwag kapwa. Bakit po? Maraming tindera. Makikipagchismisan muna. Para mabili, huwag na. Manahimik ka sa tahanan mo. Kung pakakainin ka ng Ama, pakakainin ka. Kung hindi, huwag na. Matibay po akong maninindigan. Aking patototohanan sa inyo, kahit umiyak ang mga kapatid ko sa mga sinasabi ko, alam kong yun ang totoo at alam kong yun ang gusto ng Diyos. Kaya paglalaban ko kahit saan. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ngayon sa kabila ng aking pangaral sa Kanya. Kung may mali siya sa sarili niya, labas na si Kristo sa Kanya. Buhay ba ang Ama? Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Parte-parte! Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, parte-parte, manalig umangkin at tanggapin. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Parte-parte. 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 Oh, parte-parte ha. Parte-parte. Ayoko, ayoko na. Parte-parte! 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 Bigyan nyo sila! Bigyan nyo sila! Bigyan nyo sila! Kung ayaw nyo, ayoko na rin. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sapagkat sa buhay ng tao, magana buhay ka't hindi, pinagtatawanan ka. Kumilos ka't hindi, may masasabi sa'yo. Magpakatotoo ka at maging masama ka, mayroon din sasabihin. Eh, piliin mo na yung mabuti. Tama po ba? Diyos pa ang gaganti sa'yo.
Buhay ba, Mama? Ilang araw na lang po bago mag-anibersaryo? 24. Ilan? 24 days. Naniniwala po ba kayo sa salita ng Amang 1,000 taon sa lupa, isang iglap lang sa Kanya? Yes! Sa makatwid. Sige po. Pumikit nga kayo't humiling ng 5 uli. Yung ganap na sa puso nagmula ang inyong pagmamahal at hindi sanguso. Yung ganap na sa puso nagmula ang inyong katapatan hindi sa bibig. Sanguso muli. O dakilang Ama, patawarin mo ang sanlibutan. Ang iyong mga anak na nag-aalinlangan sa iyong kapangyarihan at magagawa. Patawarin mo sa lahat ng kamalian, maging sa kalabisan at pagkukulang. Patawarin mo sa lahat ng hindi nararapat nilang gawa. Patawarin mo sa kahinaan ng sa iyo'y pagtitiwala. Patawarin mo sa lahat ng mga sala na hindi nila batid na kanilang ginagawa. Patawarin mo, aking Ama, ang lahat ng iyong mga anak na marurupok at sa iyo'y talusira. Patawarin mo silang lahat, yamang ikaw ang katastasang Amang walang hanggan, tunay na mapagmahal, kalingay walang humpay. Naririto ang iyong mga anak. Kahilingan nila'y batid mo. Sa loobin nila'y nababasa mo, natatarok, nalilirip, mga laman ng kanilang isip. Walang malilihim sa iyo, Ama, kung ano man ang kanilang mga dinadala na sa palagay nila'y hindi nila kaya. At ikaw na lamang ang pag-asa. Ipakita mo sa kanila ang hiwaga at ang napaka-imposible mong gawa. Batid mo ang nahihirapan sa kanilang buhay. Batid mo ang nahihirapan sa kanilang karamdaman. Batid mo ang nahihirapan sa pakikitungo ng kapwa. Batid mo ang kanilang pinaghihirap. Ano man ang kanilang taglay. O aking Ama, na mahabagin sa lahat, kaawaan mo sila. Huwag ang manaig ang kanilang kalooban, kundi ang kalooban mo. Alisin mo ang saro sa kanilang mga dibdib at payapain mo silang ganap. Manahan sa iyo at matarok nila ang iyong kalaliman. Yamang ikaw ang Diyos, Ama kong kataas-taasang walang hanggan, na tunay na nagbaba ng iyong Espiritu upang makipagtipat, makipagniig sa mga anak mo. At tuwirang maipakilala ka at lubos na matanggap ng iyong mga anak kung sino kang pinagmulan. Nagpahiram ng kanilang buhay at lahat ng sa kanila ay mga biyayang bagay. O aking Ama, naririto sila. Iyong pagmasdan sa dako mong mga tinipon, kung saan-saan dako sila nagmula, gayon din sa iba't ibang panig ng daigdig na ito sa ibayong dagat. Yung mga anak na napat na sa iyo'y nagbabat at naghihintay ng iyong mga pahayag. Ang mga anak mong sa iyo'y tuwirang nananalig at nagtitiwala. Ama, ikaw ang nakarinig ng aking mga hinaing at daing para sa kanilang lahat. Hatsyakaramahalin,
Nekaramaneya hanam. Nekaramaneya hanam. Nekaramaneya hanam. Buhay po ba ang Diyos? Oh, naidulog na po kayo? May sakit pa ba kayo? Kay buti ng Diyos, ano po? Kay dakila niya? Nung binayopsiya, binayopsi, lalong lumaki. Alam mo po ba yung biopsy? Oh. Dahil sana kung naniniwala ka, edo sana hindi mo pinaganito pa. Taon na yan, taon na. Alam ko. Ah, hindi lang. Hindi lang isang taon yan. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagarian kayo. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso niyo, matigib kayo ng pangunawang totoo at matanggap ninyo sa inyong kalooban ang Diyos amang walang hanggan madama niyong tuwiran, pagpapala inyong kamtan, tiwala inyong gawin sa buhay. Pag-arian kayo. Tayo na po. Pasensya na po muli.